Isang mapagpalang araw at positibong pananaw sa buhay. Shoutout po na sa ating mga katao friends. Kumusta? Ayot na sa mabuti kayong kalagayan at positibong pananaw sa buhay. So sa video na ito, papakita ko sa inyo ang pagkabit natin dito ng wall lamp. So dito tinanggal ko muna ang mga PVC na nakausli. Tumaba ako rito at medyo hindi kailangan natin ng bangkito para hindi maipit ang aking taba sa tagiliran. At dito nga kinuha ko na yung ilaw. Tinanggal ko na ang base para maisukat dun sa tapat ng paglalagyan ng ating ilaw na wall lamp. Ganito kabilis ang lahat ng trabador. Siguradong matutuwa ang inyong mga bossing dahil marami kayong magagawa at marami kayong accomplishment sa araw-araw. Kaso naka time lapse lang tayo, kaya medyo mabilis ang ating galaw dyan. Markingan ko na to at binarin ako na nga para mailagay ko na ang tox at para maikasa ko na rin ang base. So binalatan ko na rin ang dulo ng wire para ma-splice ko na ang dulo din ng ilaw natin. So yan, ini-splice ko na at nilagyan ko na rin ng electrical tape para maikasa na natin ito. Nag-screw na rin ako rito at natapos na natin yung isa. Naka 1-0 na tayo. Alala lang din para sa mga kapwa nating electrician, aspiring electrician, kailangan pa nagkakabit kayo ng mga ilaw, dapat e pantay-pantay at kailan nakalibel at may sukat kayo. Sa ganun ay hindi masakit sa mata pag may walkthrough at may inspection para dito. Man sa area na to ay itong sa ilalim nito ay terrace. So medyo malaki ang space dito sa ibabaw. Sa ibabaw nito ay may ledge tapos may space. So kaya pinalagyan ng architect ng ilaw para makita yung design at medyo madilim nga paggabi. Ulit, sukat ba rin na tux splice kasa? So nakatapos na naman tayo ng isa pang ilaw dito. So i-screw na natin ito para makalipat tayo rito sa medyo masikip at konting linis-linis lang din para mas maganda at maayos. Ang tawag dyan ay 5S. So chine-check natin kung tama ang sukat at tayo lilipat dito sa kabila. Medyo masikip nga itong ilalim na ito. Kung napapansin nyo, mayroong TNG rito. Yan ay ang lumang kisame ng lumang bahay na ito. Yan basta kahoy lang na dinikit. So mayroon din yung hollow blocks sa sintada para pampaganda lang din yan ng design. So binugahan lang din yan ng pintor para kumintab. So ikakasa na rin natin itong panghuling ilaw dito. So kailangan lang din natin dito ng medyo flexible na pangangatawan. So kahit medyo mataba tayo ay flexible pa rin na flexible pa rin naman tayo para sa mga ganitong sitwasyon. O kailangan lang din natin dito ng jewelry tools kasi medyo maliliit ang screw nitong klaseng ilaw na ito. Tapos at baka nalibang nakita sa mga kwento ko, paki-like naman ang ating video at para ma-recommend naman ni algorithm ang ating mga video sa ibang mga viewers na target viewers natin para dito sa electrical installation. At yan na nga, natapos na nga natin at konting-konti na lang at ikakasa na natin tong base. So punas muna at para walang alikabok para maikasa na rin natin ito at para makaalis na tayo rito kasi medyo nauutot na ako. All goods, maraming salamat. So B-roll muna tayo, let's go.